Sibong, sinagot ni presidential candidate Bongbong Marcos ang iba't ibang issue sa kanyang kandidatura. Kabilang na dyan ang mga nagsasabing wala ng solid north at ang pagdedesisyon niyang tumakbo habang nanonood daw siya ng pelikulang Ant-Man. Ang aking one-on-one interview kay Marcos Jr. Okay lang kaya ma-one-on-one ko interview ito si Bongbong Marcos. Ayan ang kaya nila ako. Totoo, payagan kaya ako. Gusto ko maka-one-on... Attorney Vic, pwede ko ba maka-one-on-one si Bongbong Marcos? Mag-usap lang kami ng masinsinan. Pero alam mo ha, ito seryoso ito ha. Hinahamon ko si Attorney Vic Rodriguez ng debate. O totoo, walang biro. Attorney Vic Rodriguez, hinahamon kitang debate. Basta isa lang ang tanong, ha? Anong debate, isa tanong, ano? Isa lang ang tanong, ha? Kung totoo ba yung kasunduan ng PCGG tsaka BIR? Okay lang ba yun, Attorney Vic? Di ba di tayong dalawa? Yun lang ang tanong, ha? At ang pag-iikot ng iba pang mga kandidato sa report na ito. Hindi na raw maalala ni Bongbong Marcos ang pag-uusap nila ng kanyang misis nang magsabi siyang tatakbo siyang Pangulo habang nanunood ng Ant-Man movie. Hindi na raw niya maalala yung sinabi niya nanonood sila ng Ant-Man, ha? Sige. Diretsahan ko siyang tinanong tungkol dyan sa kandidatoks ng One News, One PH at Go Negosyo. Hindi lang naman nung panahon na nanonood kami ng sine na nag-iisip ako. Siguro po, nung nakaraang ilang buwan na nun, iniisip ko na ano bang gagawin na talaga natin dito? Ano ba talagang sitwasyon? Sabi nga nung isa dito eh, nakakatuwa, sinabi nito isa. Sabi nga, yung team nga nila wala ng unity. Pati silang mag-asawa, wala rin silang unity. Hindi nila alam kung ano yung pinag-uusapan nila. Ano ba naman yan? Kit Abiola, marami salamat. Pang 3-in-1 lang, Banat Bay. Nice ko. God bless you. Salamat. Alam mo na, ito ah. Nakita nyo naman yung interview ni Ma'am Dainey, di ba? Consistent sa sinasabi ni Yorme. Hindi nyo napapansin? Consistent sila. Sila. Yung desisyon niyang pagtakbong bilang presidente, eh magkaiba sila nung asawa niya. Problema natin sa Pilipinas. Kung tatanungin mo ko, hindi ko alam kung ano yung nangyari. Tinanong ko rin siya kung... Di niya alam. Okay. Ayoko na magsalita. Gusto ko lang nga ano eh, sabi nga nila, positive campaigning. Ayoko na magsalita. Ano ang masasabi niya sa sigaw ng mga Cagayanon na walang solid north sa campaign rally kamakailan ng katunggali niyang si Vice President Lenny Robredo? Awanti solid north. Awanti solid north. Awanti pan. Awanti solid north. Awanti pan. Awanti solid north. Tignan na lang natin sa resulta at ano pang isasagot ko na. Sabi mo, huwag niyo ko iwan. Grabe naman si Jay Fitness. Ayon sa resets, kapag daw nauutal, nagsisinungaling, 100% hindi papasasalay, Detector Resi Dayoyor. So, pamubuo pa rin namin yung solid note. Muli ring itinanggi ni Marcos na meron silang toneto niladang ginto at kaugnay. Ayan ha. Oy, sangkay! 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 Sangkay, gising! Walang ginto. Sangkay, huwag ka na umasa sa ginto. Ito, ibibigay ko na lang sa'yo. Nakapangalan na. Hindi ko pala napapadala. Sangkay, ito ang ginto na hinahanap mo. Ah, malinaw, malinaw. Sabi ho ni Bongbong Marcos, walang ginto. Sangkay, therefore I ask you, where did you find that statement that there is gold? Mas may alam ka kaysa kay Bongbong Marcos? Sangkay, ano na? Mas may alam ka? Mas alam mo yung ginto kaysa sa kanya? Ah, sasabihin mo, galing sa nanay. So, sinabi sa'yo ng nanay kaysa sa kanya? Ay, unfair naman yun. Anak ka ni Imelda? Ikaw alam mo, siya hindi. Nangyari? Importante ka? Hindi, ikaw ba ang anak niya? Sangkay! Hello, Sangkay, Sangkay! Paging Sangkay! Paging Sangkay! Sino ba yung Sangkay na yun? Siya yung laman ho yan ng News 5, laman ho yan ng iba't ibang media na sinasabing mahilig sa peke.
peking impormasyon, peking news. Diba? Yan si Sangkay. Sangkay, 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 Sangkay. Sangkay, saan mo nalaman yung ginto? Paki-explain nga sa amin. Pwede ho bang i-message si Sangkay? Sabihin niyo sa akin, ipaliwanag niya sa akin, saan niya nahanap yung ginto na yan? Saan talaga? Hindi, kasi ako, ito, para sa kaalaman mo, Sangkay, ako, makikinig ako sa paliwanag mo. Sige, tatanggapin ko yung paliwanag mo. Saan galing yung ginto na sinasabi mo? Sino nagsabi sa'yo nun? Ako, I will be open and listen to your explanation. Kasi baka mamaya, ang sinungaling pala si Bongbong Marcos. Ikaw yung totoo. Oh, unless si Bongbong Marcos ang totoo, ikaw ang sungaling. So, sino sa dalawa ang sinungaling? It's either si Bongbong Marcos or ikaw. Hindi, ganun lang kasimple yun, di ba? Sino ang sinungaling sa inyo, Sangkay? Ikaw o si Bongbong Marcos? Pakisagot. Kasi sa'yo, meron ka explanation ng ginto mo. Sabi niya, wala. O sino sinungaling sa inyo? Ang mga kumakalat umanong fake news tungkol sa kanilang pamilya. Ama ko yan eh. Siyempre, kakampi ko siya. Mag-aral kayo. Mag-research kayo ng mabuti. Ang daming libro dyan. Nalilito naman daw ang kampo ni Marcos kung sila ba o hindi ang i-endorso ni Pangulong Duterte. Noong March 4 kasi, sinabi ng Pangulo na bahala na ang taong bayan na pumili ng Ilocanong leader, Ilocano si Bongbong. Pero nito lang Sabado, sabi naman ng Pangulo, dapat daw abogado ang maging Pangulo. Kaya talagang alam mo, di ba? Ganyan no si Pangulong Duterte. Again, ulitin natin, neutral si Pangulong Duterte. Huwag ho tayong umasa, neutral. Gawin ho natin ng pangangampanya sa ating kandidato. Huwag na nating asahan kung sakasakali dahil as of now, ako naniniwala, neutral si Pangulong Duterte. Okay? Ayoko kasing gumaya sa mga ibang vlogger na pinapaasa kayo na i-endorse ni Pangulong Duterte si Isko. Paulit-ulit sinasabi ni Pangulong Duterte, siya ho ay neutral. Yan ang aking paninindigan, neutral si Pangulong Duterte. Hindi naman abogado si BBM. Sa mga tumatakbo, sina Vice President Lenny Robredo at Dr. Attorney Jose Montemayor lang ang abogado. March 25 daw mag-endorse na si PRD, sabi sa Inquirer. Again, wala ho siyang specific na sinabing presidente ng endorse niya. Okay? Huwag ho natin kargahan ang mga balita. Galit ho ako sa nagpapakalat ng fake news. Whether it is in favor our candidate, basta fake news. Sa ngayon, neutral si Pangulong Duterte. Yan ang aking pinangahawakan. Kung magbago isip niya at mag-endorse kay Isko, salamat. Pero I will not give you false hope at magawa-gawa ng mga istorya, kwento-kwento, martis-martis dyan. Huwag natin ganun. Ayoko kasi sa ganyan eh. Ayoko sa nagpapakalat ng fake news. So kahit papabor sa ating kandidato yan, ayoko. Okay? Basta tayo, pinaninindigan natin our conviction is si Pangulong Isko kahit siya ay endorse o hindi i-endorse ni Pangulong Duterte.